Mga kabaliktanaw, pag-usapan natin ang bandang Wolfgang. Asong naloloko, asong naloloko, napapanggang na tao. Ang Wolfgang ay isang rock band na nabuo noong taong 1992. Ang mga kanta nila ay napaka-popular. Ang banda ay hindi lang kinilala sa Pilipinas kasi maging sa Southeast Asian region tulad ng Hong Kong, Japan, Estados Unidos at Canada ay kinilala sila. Ang banda ay binubuo ng apat na miyembro. Si Baste Artade ang kanilang bukalista, Mon Legazpi sa bass, Wolf Gimora as drummer at Manuel Legarda sa guitars. Si Wolf Gimora ay lagi noon sumasama sa Razorback at naisipan nito na bumuo na sarili niyang banda at nakilala niya nga si Manuel Legarda. Kinalaunan ay nakita nila si Baste Artade na noon ay tumutugtog sa ibang banda. Ang banda ni Baste Artade noon ay naging guest band sa isang gig ng Razorback at doon nga nakilala nila Wolf at Manuel si Baste Artade. At niyaya nga ng mga ito si Baste Artade na sumama sa binubuo nilang banda at hindi naman ito tumanggi. Ang naging kauna-una ang bass player nila ay nagngangalang Clarence na noon ay classmate ni Louie Talan ng Razorback. Ang unang naging pangalan ng banda ay Flaming Hemorrhoids at kung hindi mo pa alam, heto rin ang original na pangalan ng Razorback. Hiniram nila ang pangalan kasi wala pa silang maisip na pangalan ng banda nila noon. Ang pangalang Wolfgang ay minungkahi ni Miguel ng Razorback. Nagkaroon sila ng iba't ibang bases bago dumating si Mon Legazpi. Si Mon Legazpi ay naging pang-apat nilang base. Una nga ay si Clarence, kasunod ay si Eric Cabella. Pangatlo ay si Angelo Villegas ng bandang Rizal Underground. Si Angelo Villegas noon ay merong bandang The Jerks at hindi makapag-commit sa Wolfgang. Kaya naman pinakilala niya si Mon Legazpi sa Wolfgang. At nabuo na nga ang final lineup ng banda. Ang kanilang tunog ay impluensya ng iba't ibang international band tulad ng Metallica, Soundgarden, Carlos Santana, Pearl Jam, The Doors, Black Sabbath, Sepultura, Led Zeppelin, Pink Floyd at Aerosmith. Ang kanilang big break ay nung tumugtog sila sa programa ng Channel 29 na RJ Jr. Jam. Inabuksan mga sigarilyo, ubos na ang apoy at ibigan. Nagsubmit sila ng dalawang demo ng kanilang original composition. Yan ay ang Darkness Fell. Look at him. Left Alone. Ito ay pinasa nila sa mga local stations, DWRT 99.5 at DWLA 105.9. Kinalaunan ay pumirma sila ng kontrata sa Ivory Records at nag-release ng kanilang debut album na Wolfgang noong 1995. At wala pang isang taon ay naging platinum na ang album. Ang cover ng naturang album ay dinisenyo ni Baste Artade. Taong 1996, ang banda ay pumirma sa isang major label, yan ang Sony Music Entertainment Philippines. Nag-release sila ng pangalawang album, yan ay ang Semenilin. Tumala ito ng double platinum at nakapagbenta ng 80,000 albums. Ang Wolfgang ay naging isa sa pinakapopular na banda sa Pilipinas. Ang all-English version ng Semenilin ay nirelease sa Estados Unidos noong March 1997. Ang kanilang third album na may pamagat na Worm ay nirelease sa huling bahagi ng taong 1997. Ang benta nito ay medyo mababa kumpara sa kanilang album na Semenilin. Naging platinum din naman ito at umabot ng 40,000 copies. Taong 1998, ang Worm na nai-record sa All English ay na-release din sa Japan. Nagtanghal sila sa naturang bansa para ipromote ang kanilang album. Sa kaparehong taon ay tinanggal sila bilang Artist of the Year sa NU107. Serve in Silence ay ang pang-apat na album ng banda. Inirelease ito noong March 1999. Ang carrier single nito ay Atomica na nai-release na may music video. Kinonsidera ito bilang one of the greatest Filipino rock music videos of all time. Ang live album nila na may pamagat na Soundcheck, The Live Recordings ay na-release noong February 2000. Feature ang Wolfgang at tatlo pang ibang rock bands na nakapirma sa Sony Music Entertainment. Yan ay ang The Police, Greyhounds at Razorback. Sa huling bahagi ng taong 2000, ang live concert album na Acoustica ay na-release ng Wolfgang. Sa aking kalikasan niyo ako.
Ilan sa mga artist na lumahok ay si David Aguirre ng Razorback at University of the Philippines Singing Ambassador. Ang naturang album ay umabot ng gold status. Noong April 2001, nag-release ang Wolfgang ng compilation album. Ito ay mga piling kanta mula sa apat nilang album. Inirelease ito sa Australia at sa Tower Records stores sa Estados Unidos na may pamagat na volume. Ang fifth album naman nila na may pamagat na Black Mantra ay double CD. Ito ay inirelease noong August 2001. Ang No Falter ay ang career single ng naturang album na nakasama sa Philippine edition ng Final Fantasy, The Spirits Within soundtrack. Ilan sa mga patok na kanta ng naturang album ay ang kantang Bow Unto Thee, Idlib at Mekam. Ito ang naging final album ng Wolfgang bago ang pagkawala nila noong 2002. Paglilinaw ni Baste, ang banda ay hindi naman humantong sa breakup. At kahit na pumunta sa iba't ibang direksyon ang mga miyembro, hindi naman nila sinira ang mga pinto sa isa't isa. At taong 2007, January 6 at 12, ang iba't ibang miyembro ng Wolfgang at Razorback ay nagkaroon ng concert sa Music Museum. Tumugtog sila ng panibagong kanta sa naturang concert at nasabi ni Baste na magre-record sila ng panibagong album. Kinalaunan, ang bagong album nila ay pre-promote sa Yahoo Philippines Music Portal. Death Squad ang first single ng naturang album. Inere ito sa NU107 noong April 16, 2007. At noong December 2008 ay nag-release sila ng pampitong studio album nila na may pamagat na V-Lanes. Sinimulan nila ang paggawa ng album noong 2007. Karamihan ng pag-uusap ng mga miyembro ay ginawa through email. Sinabi ni Wolf Gimora na hindi siya makakapag-drum sa mga kanta sa naturang album dahil busy siya sa banda niyang Locomotive. December 10, 2008, ang banda ay nag-launch ng V-Lanes sa The Black Christmas Project. Nagkaroon sila ng live performance sa Eastwood City Central Plaza. Finiture dito ang bagong drum may nila na si Francis Aquino. At noong March 19, 2009 ay nag-follow up sila ng isa pang live performance sa Music Museum. Ito ay may pamagat na Two Sides Live kasama ang Razorback. Sinimulan ito sa electric set at naging acoustic sa kaligitnaan kasama si Terzo Ripoll sa guitars at natapos ito sa electric set. Naging bonus sa mga fans ang pagtugtog nila ng mga bagong kanta. Yan ay ang A New Mother Nature at ang Cathedral of Space. We're gonna do one of those epic ones. August 2012, ang banda ay nag-release ng panibagong single at music video, yan ay ang sandata. Inilabas ito sa Mix at New Media Factory. Ito ay parte ng kanilang pangpitong album, Ang Bagong Dugo sa Lumang Ugat. Taong 2016, ibinahagi ni Baste Artadi ang kanyang kondisyon na tinatawag na facial paralysis. Everybody I knew. I never wanted to do it because I didn't want it to be a distraction from the music. It just so happened that it's already getting to the point where it is, you know, it's inevitable, it's obvious, you know. Before it wasn't obvious. But then maybe 2 years ago, it started doing this, and now it's getting worse. There was just so many already comments. Every time a picture would be taken, he got a stroke, or that's because of drugs. That was actually the worst one, was because of drugs. Oh, hum, sayang, kasi nagda-drugs. You know, I don't take drugs. That way, they can stop saying I got kulam. I can't say enough, man. I can't say, you do not know how grateful I am, you know. I'm gonna keep doing music. I'm gonna do as much music as I can. My plan for this year was to do as much music as I could because of this, and I was worried I would lose it, so I wanted to get as much on tape before I couldn't sing. October 3, 2002, binawian ng buhay si Mon Legazpi. Siya ang original na bass ng Wolfgang na kinalaunan ay napunta sa bandang Dadon. Si Baste Artadi ngayon ay nagpre-perform bilang solo artist. Makikita niyo mga update tungkol sa kanya sa kanyang Instagram account. Si Manuel Legarda ngayon ay nakabase sa Estados Unidos. At ganun din naman si Wolf Gimora. Meron siyang bandang ang pangalan ay Melodies.